guys! Happy New Year! Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Hello 2021! Bale, last December 12, natapos na po ang ating first grading period. And by this January 4, ay magsisimula na po ang ating ikalawang markahan para sa ating taong panuruan 2020-2021. Yay! Ito pong nakaraang Christmas break, marami siguro sa inyo ang nakarinig, nakabasa o nakapanood ng balita tungkol sa pagkakaroon ng face-to-face para sa ating pagbabalik sa paaralan. Pero dahil po sa pandemya na ating kinaharap at sa balita na meron daw na bagong strain ng COVID-19, hindi pa rin po approve o pinapayagan ng ating Pangulo at ng ating Departamento, ng Department of Education, ang pagkakaroon ng face-to-face para sa ating mga mag-aaral. So, ibig sabihin po, mag-i-stick po tayo sa ating naumpisahang delivery, which is modular. So, bali po lahat ng gagawin ng bata is through modules na patuloy na ibibigay sa ating mag-aaral para sa kanilang pag-aaral sa kabila ng pandemya. So, okay na tayo doon. Kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-iwan ng message sa ating comment section or pwede rin kayong mag-chat sa inyong mga subject teachers or sa inyong advisors kung meron kayong mga bagay na gustong linawin. So, magsimula na tayo. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ng pag-aaral ng economics ay ang pag-unawa sa daloy ng pamumuhay ng tao. May mga pangangailangan ang tao na dapat matugunan upang sila ay mabuhay. Loob ng daloy ng ekonomiyang ganito, pumapasok ang pag-aaral ng konsepto ng demand at supply. Para sa videong ito, pagtutuunan natin ng pansin ang konsepto ng demand. So, ano nga ba ang demand? Demand refers to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to buy at a certain price at a certain period of time. So, sa Tagalog, ang demand daw ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng isang mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. So, ibig sabihin, nakadepende sa presyo ang dami ng produkto na nakukonsumo o nabibili ng isang tao. Magbigay tayo ng halimbawa. Si Joshua, isang mag-aaral. During recess time, halimbawa, nauhaw siya. And then, pumunta siya sa kantina. At napansin niya na ang kaya niya lang bilhin sa kanyang pera ay isang mineral water, let's say for example, dahil yun lang yung kaya ng budget niya, ng baon niya. So, ibig sabihin, yun ang kanyang demand sa tubig. Naintindihan nyo? Sabihin na natin na merong ibang options sa tindahan o sa kantina ng paaralan. Halimbawa, merong energy drink or fruit drink, soft drinks for example. Pero, hindi nagawa ni Joshua na bumili ng mga ganung bagay kasi hindi sapat yung baon niya para sa presyo ng mga ganung produkto. Kaya, ang napili niya ay ang isang mineral water. So, para mas maunawaan nyo ang konsepto ng demand, ipapaliwanag ko sa inyo ang batas na sumasaklaw dito. Ito ay ang batas ng demand. So, what is batas ng demand or law of demand? Okay? Sa ilalim ng batas ng demand, ipinapaliwanag nito na mayroong magkasalungat or inverse relationship ang presyo at ang quantity demanded. So, ibig sabihin, ganito, kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin, bumababa ang demand ng tao dito, nababawasan. At kapag ka naman bumababa ang presyo ng mga bilihin, ito yun ang time na dumadami o tumataas ang demand ng tao sa isang produkto. Ceteris paribus. So, ano ba ang ceteris paribus? Ang salitang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo, ang tanging salik na nakakapagpabago sa quantity demand ng isang tao. Samantalang, ang ibang salik ay hindi nakakaapekto sa pagbabago ng demand. Ang substitution at income effect ang dalawang konsepto na nagpapaliwanag kung bakit mayroong inverse or magkasalungat na ugnayan ang presyo at demand. So, ang unang konsepto na ating tatalakayin ay substitution effect. Saan nyo ba naririnig ang substitution? Halimbawa, sa basketball.
sa volleyball, o kahit sa ang ball games na pwede ang substitution. Nagpapalit tayo kapag kahit either ang player ay pagod na or ire-reserve mo sa pahuling laban, di ba? Sa konsepto ng economics, ang substitution effect ay tumutukoy sa konsepto na halimbawa, tumataas ang presyo ng bilihin. Ang tendency ng isang mamimili ay humanap ng produkto na ipapalit dito. That is substitution effect. Next, income effect. So ano naman ang income effect? Dito naman, nakadepende ang dami ng quantity demanded ng isang mamimili sa kita nito. Pag mababa ang presyo ng bilihin, tumataas ang kakayanan ng kita ng isang tao upang makabili ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda naman, kapag tumataas ang presyo ng bilihin, bumababa ang kakayanan ng tao na makabili ng produkto dahil sa pagtaas ng presyo nito. Mayroon tayong tatlong pamamaraan upang maipakita ang konsepto ng demand. Demand schedule, demand curve, and demand function. Isa-isahin natin. Una, number one, demand schedule. Ang demand schedule ay tumutukoy sa talaan na nagpapakita ng dami ng produkto or quantity demanded na kayang bilhin ng isang tao at presyo. So, ganito ang halimbawa nito. So, sa schedule na ito, makikita nyo ang dami ng produkto na kayang bilhin ng isang mamimili depende sa presyo. So, makikita nyo sa demand schedule ang presyo at ang quantity demanded ng produkto. Number two, demand curve. Ang demand curve naman ay grafikong paglalarawan, that is graphic illustration. Siya ay kurba. Ipinapakita naman ito sa pamamagitan ng pagtingin ng datos mula sa demand schedule at gagawan mo ito ng graphic representation. Katulad nito. Yan. Ang data na ginamit dito ay kung ano yung nakalagay sa inyong demand schedule. Sa demand schedule, makikita nyo ang paggalaw ng demand depende sa presyo. Makikita nyo dyan na paghabang tumataas ang presyo ng isang produkto, bumababa ang demand. At kapag ka naman bumababa yung presyo, dumataas ang demand. Dahil yun ang nakasaad sa batas ng demand. Last, number three, demand function. Ano naman ang demand function? Ang demand function ay matematikong paglarawan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at demand. So, maaari natin gamitin ang equation na QD equals F, open and close parenthesis P. Ito yon. Kung saan ang quantity demanded ang tumatayo nating dependent variable at ang presyo ang tumatayong independent variable dahil ang presyo ang salit na nakakapagpabago sa quantity demanded. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay ang equation na QD equals A minus BP. Kung saan ang QD ay tumutukoy sa quantity demanded, P ay para sa presyo, A ay para sa intercept. Ito ang bilang ng quantity demanded kung ang presyo ng produkto ay zero. At letter B na tumutukoy sa slope. Ito naman yung pagbabago ng quantity demanded habang nagbabago ang presyo. So, hanggang dito na lang muna tayo para sa araling ito. Sa susunod nating video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-compute gamit ang ating demand function. Paalam!